Isa pang example na ano, ay nako, huwag lang tayo nakalit na. Isa pang example daw, may nag-message pa dito. O, Sir, sige, yung sa balikan down natin in siya break. later. Sir, sige, isa pang ano sir, Ano example. pa yan, mag-move on na kayo sa domain and range. Huwag niyo akong gayahin Hindi na hindi marunong makapag-move on. di na namin makalimutan, sir. Paulit para makapag-move on na kami. Halina nga, ulitin natin. Sige. Huling pagkakataon, sir. Another set of example daw, sir, sa domain and range. Yung ano daw, sir. Parang Which one? pampadugo ng ano, para mapag-move on na talaga. Andun sa mga exercise nyo, dito, halos pare-pares naman kasi ito. Anong may napili ba? May pares lang pala yung number 10, no? Or meron ba kayong naiisip na example? O, alin gusto niyo dito? Ay, hindi pala naka-present. O, doon sa mga exercises niyo, baka meron kayong gusto yung ipasagot. Sir, kayo Wala. na mamili. Nilis na. Yung na-fraction, sir. Number 9 po, sir. Number 9. Sir, din daw po, number. Number 9. Sige, try natin itong number 9. Ano ba siya? Okay, itong number 9. Try natin siya. Ilagay ko din sa dula. Number 9. Wait lang. And sarap. Sarap bumigay ng ito yung isang example, di ba? So medyo mukha siyang simple, pero how are we going to find the domain? Again, kapag makikita na ba? Na-show na ba? Ano? Di ba po, sir? Yan. Nakikita na. Na. Okay na? Nakita na? So ito, very simple. Okay, so pag walang kahit ano, pag polynomial lang yan, automatic, okay, na ang domain yan, in this case, domain ni P. Okay, maate tayo, kailangan natin nakasubscript pa. Si domain ni P, in this case, will be what? Ano yung domain natin dito? Kapag walang square root, walang real ano, number po. R po. Okay, or the set of real numbers. Matik yun. Kapag polynomial na tinatawag, lahat ng ating variable nasa numerator, tapos ang mga exponent ni variable ay laging whole number na positive. Okay, ganun na. Wala sa denominator or walang square root or something. Now, paano naman si range? Si range naman, ganun ulit. So, pwede natin itong i-graph or pwede natin i-solve si x. So, para masasolve si x, pwede natin gawin. We first write this as y equals 1 minus 4x squared. Okay? 4x squared. Tapos, solve natin si x. So, madali-dali na nga ito eh, kasi very straightforward. So, we just solve for y. So, tanggalin natin si 1. So, minus 1. Ito mawawala na rin to. And then, simply, divide na lang natin to ng both sides ng 4. So, ito, pwede na natin siyang isulat. Tapos, i-divide na lang natin both sides by 4. So, mangyayari, ito, ilalagay natin sa taas. So, y minus 1 yan, di ba? And then, divide natin ito ng negative 4. So, mawawala na itong negative 4 dito sa kanan. Okay? So, nangyari na nito. Pwede na natin siyang i-square root, di ba? May parating pa. Okay? So, i-square root na natin ito. Ipasok na natin ito sa square root.
Okay. Square root. Itong nasa loob na to. X. Okay. So, magiging itong nasa kanan, magiging X na lang siya. At huwag kakalimutan si plus minus. Okay? So, ganun kasimple. So, notice dito sa kanan, perfect square na to kaagad. So, hindi na natin kailangan i-complete the square. So, we just get the square root automatic. So, ito na siya. So, para makuha si range, gagamitin naman natin itong nasa loob. Si y natin, ang pwedeng pinakamalaki niyan ay 1, di ba? Kasi ang kapag ang y natin ay 1, magsisiro yung numerator, which in turn, magsisiro din itong nasa loob. Pag nilakihan natin si y, di ba? Ginawa natin siyang 2. Magiging 2 minus 1. Tama? Positive. Eh, kaso may negative tayo dito. So, magne-negative siya. So, pero pag ang y natin mas maliit sa 1, magne-negative naman yung numerator, negative yung denominator. So, ang quotient niyan magiging positive. Positive. So, ibig sabihin, si y natin dito dapat negative 3, sir. Dapat pinakamalaki. Ibig sabihin, kailangan malaman kung yung 1 na yon ay pinakamalaki o pinakamaliit. Diba? Dito, mangyari, na yung 1 natin dito ay, ano? Para makuha si range. Negative 6 po. Negative 3, sir. Ano yung magiging kalalabi ni 1? Si 1 ba ay pinakamalaki o pinakamaliit na pwede mong isubstitute dito? Pinakamaliit na po si 1, sir. Pinakamaliit kasi... Ang ganda na lang, sir, siya. Pinakamaliit ba? Ang ganda na lang po yung... Kasi sabihin, yun yung pinaka... Yun naman, kahit naman siya pinakamaliit o pinakamalaki, lagi naman siyang andun lang talaga. Parang ako. Dito lang ako lagi naghihintay kahit alam kong wala na siya. Alright! Diba? Oh, so ano mangyayari? So para masagot na natin 'yon. Okay, so again, alam natin na 'di ba alam natin na si itong y minus 1 or itong nasa itong buong to, itong nasa loob, magsisiro to kapag ang y natin ay 1, 'di ba? Tama? Opo. This Opo. Then so kailangan nating malaman kung yung 1 na 'yon ay pinakamalaki o pinakamaliit. Kanina, ginawa natin. Okay, so dapat less than. Kasi yung y natin dito ay, ano? Ano po, sir? Pag ginawa natin mas malaki, magiging magne-negative. So, ibig sabihin, pinakamalaki na si 1. Ibig sabihin, magiging range natin dito will be negative infinity, sir. Infinity ulit, di ba? Opo. Tapos po, sir, ano? 1 square bracket 1. Kapag set kasi kasama si Opo. Kapag set okay. Less than or equal to 1. Sir, may sasali pa. Gusto makinig. Ito na. Ayan na. Okay na po. Tapos sir, move on na daw. I mean, nag-raise pa ng hand. Rogen, may tanong ka po? Doon po sir, sa pagkuha ng domain, di ba po nakuha na yung domain, R na po siya. Pwede pong ang ilagay na lang doon ay kuwan, open close parenthesis, tapos negative infinity, saka po negative infinity. Hindi, negative, pwede dapat negative infinity, positive infinity. Yun. Opo. Tapos open, close open parenthesis. Yes, yes. Pwede rin natin siya. Ang tanong niya, pwede natin siya isulat as, of course. Kasi ang set of real numbers ay mula negative infinity. Ano si aking... Okay, negative infinity hanggang kay positive infinity. Okay? Pares lang ang ibig sabihin yan. Okay na? Okay na po. Salamat po. Okay. So, pwede na tayo mag-move on kay domain and range? Yes, po, sir. Opo, sir.
Ewan ko ba sa inyo, kahit nasasaktan na kayo, tuloy-tuloy pa rin. Charot. Okay. Mabuti na yung malinaw, di ba? Kung maghihiwalay, dapat malinaw. Hindi yung maghihiwalay tayo nang hindi malinis yung usapan. Ay, talagang hindi ka makaka-move on yan. Okay. So, Gina tayo sa next lesson. Gina po, sir. Sige, sir. Palag na. Sige. So, ito na to. Balik na tayo dun sa aking PowerPoint presentation kanina. Okay. Ito. So, pagkatapos natin magpakita ng pag-move on kay Juan, ito naman, limits naman ng pag-uusapan natin. Parang titingnan natin kung hanggang saan tayo pwedeng pumibig. Okay. Hanggang kailan tayo pwedeng hintay. Tumigil sa isang relasyon or pwede tayong kailangan na ba tayong pumiglas, di ba? So, sa math, may limits. Sa totoong buhay, may limits din, di ba? So, parang ganun din ang ibig sabihin nito. Lagi kong sinasabi sa lesson po na kapag pinag-uusapan natin ang math or terminology sa math, kalimitan yan, if not all, kalimitan yan, literal lang ang ibig sabihin. Just like ito, limits. Sinabi natin limits, mga limitasyon, di ba? Sa isang sa buhay natin, may limitasyon hanggang saan lang tayo pwedeng pumunta. Tulad ngayon, may COVID, so hanggang saan lang tayo pwedeng magstay. So dapat stay at home as much as possible, di ba? So ganun. Sa math, ganun din ang ibig sabihin technically. Yun nga lang, gagawin natin ng konti, may pagka-abstract. So ang kailangan nating gawin ngayon is we will define limit. I will technically define it in a very absurd manner, pero most probable than not, makakalimutan nyo rin lahat yun. And then afterwards, you'll have to differentiate right-hand limit from left-hand limit. Okay, so siguro marunong tayo ng nasa ng kaliwa at kanan natin. Tama ba? That's first, Opo. Okay, sino nakakalimot sa kaliwa at kanan niya? Sino lagi nakakalimot? Okay. So, kung nakakalimot, usually nangangaliwa yun. Mali yung pares kaliwa. Ganon. Okay, so pag nakakalimutan, ang lagi kong kanjan ay yung kanta na, alam, nung bata, bakit tinuruan kayo nung I have two hands? Alam niya? Pang private school yun, sir. Public school. Kami. Para po kami. Patuhod lang kami. Two hands na left and the right lang. Patuhod lang kami. Oh, anyway, nung bata kasi kami, noon yung nagugulan ako noon kung asan yung kaliwa at kanan ko. Laging ganun. Ang ginagawa ko, laging kumakata, I have two hands, the left and the right. O, di alam ko na ganda dito yung left. Di ba? Parang ganun. Anyway, para hindi nyo makalimutan din, itandaan nyo kung paano kayo magsulat. Siguro naman alam nyo kung kaliwete kayo o hindi, di ba? Tama ba? Sir, paano daw kung parehas kaliwa yung kamay? Ewan ko sa'yo. Ang alam ko, pares kaliwa ang paa lang eh, hindi kaliwa ang kamay. Anyway, so yun ang gagamitin natin mamaya. And then of course, how are you going to find the limits using right and left hand limit? And then afterwards, we solve problems involving limit theorems. Ito parang magsasubstitute na tayo. Mag-enjoy na tayo magsubstitute. And then ito yung pinakamasaya is to determine the limits of a function using the graph. Okay, so saan papunta? Parang ganoon, isipin natin kung yung si X natin ay papunta sa ibang tao, saan papunta si Y? 'Yan ang laging tatanungin natin din mamaya. Okay? Bakit? Bakit siya napunta doon pagkatapos tayong lokohin ni X? Aray. Ikaw ba yung nanloko na X na yun? Okay, so let us define the limit. Ito yung sinasabi ko sa inyo na definition na after nito, hindi nyo natatandaan kasi wala din naman siyang silbi or nakakagulo lang sa buhay. Okay, napakaraming symbol, di ba? Tama ba? Mali pa yung aking absolute value na hiwalay pa. Okay,
na dapat ito absolute value. Anyway, ang pagbasa nito ay the limit of f of x as x approaches a is equal to L if and only if for every epsilon there greater than 0 or positive, there is or there exists a delta positive also or greater than 0 such that if x minus a less than delta, then the absolute value of f of x minus L is less than epsilon. Ang ibig sabihin lang nito guys, na kapag pinalapit mo si x kay a, paplalapit din si y or si function kay L. Yun ang ibig sabihin niya. So para makuha si function ay si limit, kailangan nating makuha kung saan papunta si function. So hanapin natin si L kapag si x natin pinalapit natin kay a. Pinalapit ha. So ang ibig sabihin nito, hindi kailangan mapunta si x kay a. So in other words, papalapitin lang natin si x kay a. So hindi natin kailangan siyang saktan. Kailangan lang nila maging magkaibigan, sir, para maging magkalapit. Kailangan lang malapit. Kailangan lang... Wait lang, meron pa atang... Hanggang ngayon, may pumapasok. Okay. So, geometrically speaking, yung limit, parang... Parang imagine ninyo, ikaw, as you move along, as you move on na naman, as you move on, okay, meron at meron ka lang hangganan, di ba? Ang tanong doon, hanggang saan yun? Yun ang parang magiging L natin or the limit of the function. So, mamaya, gagawin lang namin siya medyo abstract. Na kapag yung X natin, pinalapit natin kay A, saan papunta si Y? Yun yung magiging limit. Okay? So, to further assist us, pwede rin natin gamitin yung left at saka right hand limit. Dapat, sabi dito, kapag ito nakita nyo itong positive dun kay A, ito naman kay negative. Pag positive, ibig sabihin, it's the limit from the right. Okay? Kapag may negative si A, itong ating kung saan papunta si X, that's the limit from the left. Mapapansin nyo dito, di ba? Kaliwa, left, di ba? Pag nangangaliwa si X, napunta sa A, kaya left. Kaya iniwan. Di ba? Galing, no? Galing ng English language. Sa kaliwa, sir, negative. Pag nasa kanan, positive. O, di ba? Pag nasa kaliwa, negative. Pag nasa kaliwa, left. Di ba? Kaya ang nangyayari bad sa daw kasi, sir, iniiwan. Di ba? Ang English naman bad iniiwan. Mga liwa. Left. O, bad din mga liwa. Kaya bad din ay x niya ay negative. Ay, ano ba yan? Ang sakit naman ng lesson natin. Ganun pala yun. Pain, sakit, pinsakit. Okay? So, dapat pag kanan, positive. Ayun, parang matakot ka sa cross. Parang ganyan. Okay, so, sabi din dito na kapag ang limit from the right and from the left ay parehas, and this is L, the limit will be L. So, dapat magkaparehas yung mula kaliwa at kanan para yung ating limit ay tinatawag na nag-exist or your limit exists. Okay, so, yun ang mga kailangan nating tandaan. Later on, kapag ginuha natin yung limit from the left and from the right na nag-iba siya, ibig sabihin, we always say that the limit does not exist at x as x approaches a. Okay? So, ganun. Malinaw ba ito? Malinaw itong mga definitions natin? Yes, paulit, sir. Okay. So, basta tatandaan lang natin dito sa definition na to, as x approaches a, kung saan papunta si a, ay pa, kung yung x natin papunta kay a, saan papunta yung y? Yun yung magiging limit natin. Mamaya, mas maiintindihan yan kapag meron na tayong graph. Ito naman, kapag meron tayong left and right hand limit, same thing with the graph, makikita rin natin. Wait lang, may notification, may tao pa rin. Ayan, may babasok pa rin. Ayan. Okay, so let's now proceed with the limit theorems. Ito namang mga limit theorems na to, ito ay gagamitin lang natin later on kapag may given function. So to find the limit, obviously as the limit of a constant will just be itself. Kasi kahit anong mangyari kay x, kahit pumunta sa saan, kapag constant yan, it will be c. O parang pagmamahal, di ba? Kahit anong gawin ni x, kung constant yung pagmamahal mo, kahit umalis man siya, andun pa rin yung pagmamahal na yun. Ay. Pwede na yun, sir. Unrequited yan. Okay. Now, ito naman, ito, nakakaloko to eh.
So, of course, as x approaches a, what will be the limit of x? Siyempre, a, di ba? Kasi papunta nga si, a, si x kay a. So, si x papunta kay a, di ba? Parang tanga lang. Ay, sorry naman. Recorded pala to. Okay? Malinaw? Ito na yung medyo kagulo. So, kapag ang ating limit ni f ay l, ang limit ni g ay m, kapag kinuha natin yung sum niya, it's also the sum of the limits. Same thing with the product, and then the exponent, and then the quotient. Okay? Of course, kapag may quotient, we make sure na yung m ay non-negative. Ang ibig sabihin lang nitong mga to, mamaya, pwede tayo mag-substitute kay x. Okay? Pwede nating i-substitute actually si a kay x. Okay? Kapag may lumabas na value, in other words, si x ay si a ay element ng domain ng nasa loob ng limit, ibig sabihin nyo na rin yung ating limit. Okay, example tayo. Kunwari ito. If I try to find the limit of 3x minus 1, so using yung ating limit theorems, di ba, multiplication lang yan, so pwede natin kunin yung limit nito times limit nito minus limit nito. Di ba? Tama ba? Opo, sir. Dahil si ito ay constant, kukopyahin natin si constant na 3, as x approaches 2, so yung x natin will approach 2 minus approaching 1. So, yes, sir. In other words, parang nag-substitute lang tayo. Notice it approaches 5. Got it? So parang nag-substitute lang, di ba? Got it? Opo, sir. So how about ito? Wait lang, sir. Sige. Hindi naman ako nagmamadali. Naiwan na naman ako eh. Kaya okay lang. Pero no yan. 1? 4, sir. Okay, natin siya iba. 4 daw. 7 po, sir. May 7. Ay. Okay. Ay, hindi. 4, tapos 6 lang pala, sir. 6? Oh, nabawasan siya ng isa. Eh, sino pa? Wala na? Okay, ang tamang sagot ay 4. Okay, so substitute lang natin si 1. Ayun mo pala. X ay 1 times 2. So magiging 2. Inanong pa. Times 1 ay 3. So magiging 5 ito. Minus 1 ay 4. Okay? Okay na, sir. Okay, so ito naman. Ito medyo masaya-saya ng konti. Ay. Sir, 3. 3? Okay. Meron pa ba? Wait lang po, sir. Sige. Wait lang, sir. Sige lang. Wait lang po, sir. Pahintay nga ako ng 7 years eh. Limit does not exist, sir. Ay, ano lang pala, sir, 2. 2? 1? Ano pa? Isa, limit does not exist? So kailan nag-i-exist si limit? So hindi siya nag-i-exist kapag undefined. Okay, walang pinatutunguhan. Kapag pinatutunguhan. Yes, sir. Ganun. Okay, so or zero, sir, or zero. Ang zero ay defined. So undefined. Nag-i-exist opo. Yun, okay? Zero. So, sasagot po baka dito po baka zero. Okay, so tingnan natin. So notice dito, guys, kapag ang x in-approach natin sa negative 1, mapapansin mo si numerator. Ay, sorry. Zero na. Undefined siya, sir. Actually, si both the numerator and the denominator are zero. Di ba? Kapag ganon, merong trick ang gagawin. So, ang gagawin natin dyan sa BN, pwede nating i-factor. Notice, yung numerator natin, pwede natin siyang i-factor into x plus 1 and x minus 3. Diba? Cancel out. Okay, so dito pwede tayo mag-cancel. Kasi sabi, diba natin, si limit ay hindi kailangan mapunta kay A. So, dahil hindi siya kailangan mapunta kay A, hindi kailangan maging negative 1 si A. So, pwede natin itong i-cancel out. So, matitira na lang natin ay ito. So, na pwede na natin mag-substitute. So, ang magiging limit natin will be negative 4. Okay.
Okay po. Okay. So, sa limit, kapag pwede nating i-substitute, yun ay limit. Pero pag merong nagkaroon tayo ng 0 over 0, ibig sabihin, pwede tayong mag-cancel. Isa pang example, tulad dito. Ito naman. Undefined, sir? Zero po. Zero po. Ang zero over zero po eh. Zero lang po. Sabi ko lang kanina. Zero. Sir, pwede siya i-factor out. Pwede po siya i-factor out. Factor out, may maka-cancel kayo dyan. May maka-pare cancel. Nagtotype kasi ako. Balo kayo mag-cancel. Baka po pwede yung kuwan. Yung x minus 2, open ko sa akin to this. Saka po, six, eh. Sir. Four, sir. Okay. Six. Four po, sir. Four. Four po. Okay, pinagyan natin. Okay, so yung numerator natin, again, this is a difference of two squares, di ba, if you would remember your algebra. So, para makuha yung factor nito, x minus 2, x plus 2 lang to, di ba? So, ito siya. Okay? Yes po. So, mawawala si x minus 2. Actually, hint nyo na yung nasa denominator, eh, di ba? Dahil lang 0 ito, at para mag-0 ito, dapat may x minus 2 dun, x minus 2 dun, x minus 2 din sa numerator. Okay? So, ang factors niya will be x minus 2 and another factor, which is x plus 2. So, cancel si x minus 2 both in the numerator and the denominator. So, matitira na ito. So, as x approaches 2, so this will approach 4. Okay? Opo, nakuha na po. Yan din po. Isa pa, para yung review niya sa algebra. So kanina, difference of two squares, ito naman ang tinatawag natin dito ay sum of two cubes. Opo. Paano naman natin siya i-factor? Or kailangan ba natin siyang i-factor? Again, nag-factor lang tayo factoring kapag merong 0 o nag-0 yung numerator, same thing with the denominator. Or may 0. Sir, pwedeng i-cube yung 27. I-cube root. Pag kinube yung 27, malaki yun. Cube of 27 would be 27 times 27 times 27. Yung kumbaga... Cube 3 po. 3 times 3 times 3. Ang tawag 3 times 9 times 3 po, 27. Yes, that's correct. Okay, so paano natin naalala niyo pa ba yung paano pag-factor ng sum of 2 cubes? Opo, yung open close parenthesis 3, saka po tatlong 3 tapos cube. Ay, kwan po? Yung... Hindi, iba yon, hindi siya. Kasi yung kapag meron ang x plus k raised to n, di ba, nagamitin natin doon yung Pascal triangle, if you would remember. Yung ano po, sir? Ang tawag ito. Ano, si Ritna? Yung, sir, sir. Oh, si Ritna. Ang paano siya ipa-factor ganito? Una, kunin mo yung square root, cube root ng una, cube root nito ng dalawa, pangalawa. So, kaya maging x plus 3 yan. Tapos, itong factor na to una, square nito, be x squared. Kung ito ay plus, magiging minus yan. Kung minus to, magiging plus lang yan. Okay, mag-iiba yung sign. Tapos, imumultiply mo lang itong dalawa. So, that would be 3x. And then, yung last term, square naman ulit nito. So, that would be 9. Okay? So, ito yung magiging factor na. So, we can now cancel the x plus 3 and both the numerator and the denominator. So, matitira ito. So, pag sinubstitute natin si negative 3 ulit dito, this will turn out to be negative positive 27. Okay? Malinaw? Opo, sir. Okay. So, parang nag-review lang tayo ng factoring dito. Okay, let us now proceed with the left and the right hand limit naman tayo. Let's use a graph. Okay, itong graph natin dito. Okay, so given this graph. Okay, ito na, mas ma-appreciate nyo na yung limit dito kasi
saan papunta si Y kapag si X natin pinapunta natin sa isang lugar. Diba? Parang ganun. But before that, let us first learn or understand what this graph all about is. So first is, pag sinabi kong F at 1, anong ibig sabihin nun? We try to find the value of Y when X is equal to 1. So ano yung magiging value ng Y when X is equal to 1? So using this graph, paano yun? So when X is equal to 1, asan yung Y value niyan? So kapag napapansin niyo dito, merong hollow circle, ibig sabihin wala dyang point. Ito may shaded circle, so ibig sabihin may point dyan, di ba? So notice, when X is 1, andun yung point na kailangan natin, di ba? So ito yung point na 1, ano yung Y value niyan? 3. So that's why F at 1 will be 3. Malinaw? Ulit po, sir. Okay, isa pang example para mas maintindihan. Ano naman ang F at negative 2? Hanapin muna si X na negative 2, tapos hanapin kung saan yung point na may X ay equal sa negative 2, tapos negative 3, sir. 3 po. Positive 3. Ay, hindi. Positive 4 po. Or positive 4. Okay. Positive 4. Ay, negative 3. Huh? Negative 3. Hollow circle yung 4. Hollow, yun yung hollow yun. Tapos ito yung pag hollow, di ba, walang laman? Opo. Negative 3. Pag halaw, walang laman, ibig sabihin hindi po sa nasolusyonan, parang ganun. Walang laman ng puso, ibig sabihin walang pagmamahal sa inyo. Diba? Walang partner. Wala siya doon. Okay? Walang solution. So, ganun. So, mangyari, nasaan si may laman, andito, di ba? Ano yung Y value niyan? Negative 3. Kaya F at negative 2 ay negative 3. Malinaw? May isa pa. F at 3. Negative 6. Negative 6. Negative 6 po. Okay, very good. Negative 6. And then 3 point. Okay? 4. Okay na. Lumat tayo sa left and right hand limit. Pag left and right, left limit from the left, mula kaliwa, papuntang kanan. Okay, mula kaliwa. O ganun. Pag yung limit from the right, kaya nga from the right, mula kanan, papunta siyempre kaliwa. Okay? So, kunwari, how to find the limit of the function as x approaches negative 2 from the left? So, from the left of negative 2, una, hanapin natin si negative 2. Andito si negative 2, di ba? Mula kaliwa ni negative 2. Okay? So mula kaliwa ni negative 2 ay nasaan? Negative. Bueno, aga naman yan ng pasok. 7 o'clock na. Mag-alas 8 na. Ngayon 7:30 lang tayo. Hanggang anong oras ba tayo? 6 po. Hindi. Hanggang anong oras ang klase natin? Hanggang 8 o'clock, di ba? 8 po ata. Po, sir. Sir, pa-accept daw po ulit. Ay, bakit? Nang iwan siya. Grabe. Bilis siyang mang iwan. Sir, hanggang 8. Okay, sige. So hanggang kaya niyo pa ha, pag medyo sasabog na, just tell me, okay? So that we can try to tone down yung ating lesson. Or better yet, magpahinga-hinga muna tayo. Okay, so now, so mangyari dito, if we try to find the limit as x approaches sa negative 2 from the left. Unahin natin hapin si negative 2. Andito si negative 2, di ba? Ayan si negative 2. Kaliwa ni negative 2. So, andito si kaliwa ni negative 2. Papunta ay negative 2. So, papunta doon, di ba? So, dahil ito yung tinitinan natin, asan yung function or ano yung mga points na papalapit sa negative 2? Negative 3. Negative 4. Negative 3. Di ba ito? Di ba ito yung papunta sa negative 1, sir? Negative 2, di ba? Ay, negative 6, negative 5, negative 4, negative 3. 3. Eh? Anan po ba, sir? Okay. Ulitin ko ha. Ito yung mga values ng x na mula kaliwa. Pag negative, ibig sabihin, mula kaliwa, papunta sa kanan. Siyempre, mula kaliwa, punta kanan. Negative 1? Magiging... Ito yung mga x natin, di ba? Wait lang. Wait. Negative 1. Wait lang. Ang kailangan nating malaman ay kung ano yung mga y value na papalapit.
Kung titingnan natin dito, ano yung mare? When x is 4, negative 4, asan yung y? Ito, di ba? Tama? Yung y nyan ay 3, kunwari. When x ay negative 3, ito naman siya, ito siya. Kapag pinalapit ko siya sa negative 2 mula sa kanan, ito yung susundan natin, di ba? Tama ba? Opo. Okay. Saan siya papunta? Kapag ang aking x ay pinalapit ko sa negative 2, saan papunta yung aking y? Papunta dito, di ba? Sa hollow circle. Okay, again, sinabi natin sa limit, hindi kailangang pumunta kay negative 2. Papunta lang. So, ano yung patutunguhan niya, di ba? Saan papunta yung y? Ano yung y value dito? 4. Pasting 4. 4 po. Malinaw? Sample ka. Okay, gawin natin negative. Sa kanan, mula kanan. Positive. From the right of negative 2, saan nun papunta si y? From the right of negative 2. Saan papunta si y? Negative 1 po. Negative 1? Mm-hmm. Ulitin natin, tingnan natin dito. Diba, yung ating 2 ay negative 2. Ay ito, di ba? Ito yung negative 2 natin. Diba? Negative 2. Ito, di ba? Negative 2. Asan si kanan ni negative 2? Ito, di ba? Okay, papunta kay negative 2 mula sa kanan. So, kunwari, negative 1, ito naman yung, ito, andito yung point na, di ba? So, pag pinalapit natin, kay negative 2, ito yung susundan niya, di ba? Saan papunta? Negative 2. Negative 3. Okay. Negative 3. Yung magiging limit ni function as x approaches negative 2 from okay. O, tanda natin na, di ba dapat magkaparehas yung limit na mula kaliwa at kanan sa definition natin kanina, di ba? So, ano yung magiging limit niyan as x approaches negative 2? Dahil magkaiba ito, magkaiba yung values o magkaiba yung limit from the left and from the right, the limit of the function as x approaches negative 2 now does not exist. Okay? Dahil magkaiba, parang inutusan ka lang ng magulang mo, pumunta ka sa ganito, yung kaliwa mo pumunta sa ganitong area, yung kanan mo pupunta sa ganito, ganyan, di ba? O saan ka pumunta? Di ba? Hindi mo maintindihan kasi yung katawan mo hindi. Naligaw. Oh, hindi mo na alam kung saan pupunta kasi yung kaliwa mo papunta dito, kanan mo pa ganito. Ha? Huh? Okay, isa pa. Kayo naman. Okay po. How about as x approaches negative 3 from the left? Ito si 3. Hanapin ko na si 3. Ito si 3. Negative 2. As, sa left ni 3, ito di ba? Ito yung left ni 3. Wala kaliwa, papunta kay 3. So, ito naman ang susundan natin, di ba? Saan papunta si y? Negative 6 po. Negative 6. Infinity. Papunta sa taas, di ba? So, magiging infinity. Oh, inshallah. Ay, oo nga. Ayun, okay, infinity. Mula naman sa kanan ni 3. Bababa. Kanan ni... Yun na po ata yung negative. Negative 6. Negative 6. Okay. So, ano yung limit as x approaches 3? Not exist. Does not exist ulit. May iba. Naligaw ulit to. Ito po, isa pa. Kunwari, how about pag kinuha mo yung limit naman of the function as x approaches, say, meron pong isa, kunwari, 1 from the left. 1 from the left. Infinity, sir? Mm-hmm. Nasaan si kaliwa? 3, sir. Okay. 3 po. 3? Are you sure? 1. Oh. Negative 1? Ay, ano lang? Ay, negative 1 po. 3.
3 nga. Tama, 3. Kasi po sa tama siya doon sa... Aliwa-aliwa lang dito, di ba? Papunta doon yung Y. Y po. Ayan naman ang limit ni function as x approaches, say, 1 from the right. From the right. 1. Negative 1. Negative 1, tama kaya yun? Hindi. Negative 3, sir. Negative 3, saan galing yung negative 3 na yan? Negative 1. Ay, mali. Negative 1 po, sir. Negative 1, sir. Very good. Ang tamang sagot negative ay? Negative 1. Negative 1. Okay. So again, dito ulit titignan natin sa graph. Wala kanan ni negative 1. Okay, so ito naman yung susundan niya. Ano yung value ng y nito? Ito ay negative. Negative. Of course, magkaiba ulit yung limit ng from left and right, so the limit of the function does not exist. Does not exist. Baka isipin niyo parang laging limit ng function does not exist. Notice, hindi siya nag-exist sa pagputol, okay? Pag hindi magkapares yung pinupuntahan. Ngayon, ito naman tayo, dito tayo. Sige nga, try nyo ang gawin nga. Sige, sulat nyo muna sa papel tapos checkan nyo mamaya kung tama yung mga sagot nyo. Okay. Try nyo muna ang gawin nyo na tapos CR lang ako ha. Balikan ko kayo maya-maya. Yung 1. Yung number 2. Negative 8. Ang sagot niyo sa 1? Wala pa. Ay, doon sa, baka sa number 2 ay ko 1 does not exist. Yeah, ang sagot ko sa 168 kasi di ba negative 8? Tapos meron siyang papunta. Ay, ginig pala si sir. Ay, nasi arata si sir. Recorded to. Ay. Number 3, 6, asan yung 6, 6, 2. Number 4, I.
Okay, so tapos na kayo? Hello? Umalis din yung mga to ah. Wala na sir, nag-ano na, nag-plus na yung utak ko. Naghang na ba? O sige, last na to, tapos taposin na natin yung... So from here, ano magiging domain natin? Ay, ano yung magiging F at negative 6? Okay, F at negative 6. So ito si negative 6, tama? So ito yung unhollow, so magiging yun yung magiging value ni Y. So it'll be positive 4. Positive 4. Okay. Ito naman, as x approaches negative 8. Ito, as x approaches negative 8 na. Ito na yun, di ba? Negative 8. Pagpunta yung ating y value from both right and left. Okay? So, same negative lang, di ba? So, this will be 0. Okay? Apo. Ito naman, as zero x approaches negative 6 from the left. From the left of negative 6, ano yung value? Value ng 4. Y po. So this will be 4. Right? 4 po. 4. From the right naman. From the right. Negative 3, sir. Okay, very good. Negative 3. So ito ay? Ano yung number 5? Number 5 natin does not exist. Number does not exist. Does not exist. So, 0 from the left. Number 6. Okay. 0. 4 po. Tama. Tama. 0 na eh. 0. From the left ni papunta dito, di ba? Papunta doon. Di ba? So, papunta doon. Ano yung y value ito? Okay. How from the left, mula kaliwa, hindi kanan. So, dito tayo titingin. So, papunta dito, di ba? Papunta dito. 0, 0, 0. Okay. Yes, 0. About okay, so how about zero, as x approaches negative 3 from the left? Ito si negative 3. So from the left niya, ito di ba? Zero. Zero dito. Okay? From so, the negative left. Negative 2 naman, nasa si negative 3. Opo, zero pa din. Okay, 8 din, sir. Right. Zero din. From the right. From the right to, di ba? Right. Ayun po. Wala din. Kanan. So, infinity. Apo. Ano yung y value dito? Kanan. 4. Ay, ayun. 4. 4. Okay. So, ano yung magiging domain ni F? Domain of F. Okay. So, using this, ito naman, dahil ito papunta sa kaliwa, di ba? So, magsisimula ito sa negative infinity. Okay? Going 6, ay negative 6. Eh, kaso may negative 6 naman kasama, so tuloy pa rin. Tuloy-tuloy hanggang dito kay negative 3. Eh, napungkol so hanggang kay negative 3. Kasama ba si negative 3? Kasama, so gagamitin natin ay square bracket. Union with, naputol siya, so magsimula ulit naman tayo kay negative 2. Kasama ba si negative 2? Yes, so square bracket ulit. Hanggang kay 0, naputol na naman siya. Hindi kasama si 0, so we use parenthesis. Parenthesis na. Okay, union ulit. Wala na naman kay 0. And then it goes to the right, so it will go to the positive infinity. Square bracket, positive infinity. Okay, range naman. Range na, dahil dito. Okay, dahil dito sa ating... araw na to, this goes to negative infinity na, di ba? And then, dahil dito naman, ito naman, di ba, na pataas na niya. Opo. So, this goes to positive infinity. So, this is the range positive infinity. Union. Okay. So, dating gawi, guys. So, para sa inyong assignment, or sama sa inyong problems that you will be answering yung ating dun sa assessment number 2. Okay? Nangyan natin kung ano yung laman ng assessment number 2 natin. By the way guys, nag-update ko yung
tinutukan nyo kasi may napansin ako dun sa mga sa lower ko naman yon sa lower module. Ang gagawin nyo dito ay nasaan na siya? Wait lang, nasaan na siya? Ito to. Okay? 5% ko lang. Tanggalin ko muna itong aking tanggalin natin ito ha. Sakto rin na. Naglobot na yung aking laptop. Tadhana yan, sir. Pinapatigil na ako. Sabi siguro, tantanan mo na yung mga estudyante mo at pagod na yung mga yan gabi na. Ito yung magiging assignment niya, assessment number 2. Okay? So, ito. 10 question lang naman siya, given this graph. Okay, so ganun ulit. Picture nyo ulit and then you just upload dun sa ating Google Classroom. Maglalagay ulit ako dun ng submission bid. Submit nyo sa Friday ha? Or before ulit sa Tuesday? Apo, sir. Deadline, sir. Apo, Tuesday sir. Next week. Oo, Tuesday ulit. Siguro Friday. Sa Friday. Migli lang naman to. Mabilis lang to siguro. Ilang minuto. Sige po. Baka mag-post din ako ng quiz sa Friday. Okay? So, pakiantabayanan. Kapag pag nakagawa ako ng quiz. So, ang quiz natin ay about dito and then domain and range also. Okay? So, ayan guys. Stop ko na to. And then before we end, paki-on nga po saglit ng inyong mga camera. But I'll turn off first the recording. Sir, saka po yung camera ko sa on.